Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay San Isidro, San Jose del Monte City, Bulacan. Ako sa mga kapanayan po natin ngayon na mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa kanya nasasakupan sa Barangay San Isidro, San Jose City del Monte, Bulacan. Na si iginagalang po ng barangay, Kapitan Mario Balmasida. Kap, kumusta na po kayo? Ito po, mabuti po ang aking kalagayan. Sa awa po ng ating Panginoon, tayo po'y binibigyan ng isang malakas na pangatawan para gampanan mga tungkulin na ipinataw sa aking balita. Okay. Kap, itanong ko na po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay for the 8 months? Sa akin po, isa lang po ang masasabi ko, nasa pataas na antas po ang lagay ng ating barangay dahil sa pagtugon po ng inyong lingkod sa mga pangangailangan ng higit na mas nakakarami sa aming barangay upang maibigay sa kanila ang tunay na serbisyo publiko na kinakailangan nila. Lalong-lalo na po sa antas ng kalusugan, sa antas ng seguridad, at sa antas ng kabuhayan. At ako naman po ay sinasabi ko lang na ang lahat po ay pipilitin at gagampanan sa abot ng aming makakaya, sampu ng aking konseho para maipakita sa kanila na hindi sila nagkamali sa pagpili sa amin. Wow, okay. Unahin po natin, Kap, regarding for the peace and order. Kumusta po ba ang kapayapaan at katahimikan dito sa Barangay San Isidro? Ha, ako po ay talaga naman pong taas noo na ay pinapaalam sa pinababatid sa lahat na ang peace and order po ng San Isidro ay may mataas na antas pagdating sa panunungkulan. Kasi po, narito po, meron po akong maraming tagapagpaganap na sabihin na natin na 10 or 20 ay aking tanod. Mm-hmm. At meron po akong sisigam na pinagmamalaki ko po na kahit po walang natatanggap o biyayang kapalit ang kanilang ginagawa, ito po ay kanilang ibinibigay ng libre sa pamamagitan ng paglilingkod at pagtugon sa mga pangangailangan, lalong-lalo na sa seguridad ng pamayanan ng San Isidro. Sila po ay dumuduty gabi-gabi mula Lunes hanggang Linggo nang wala pong kapalit. Alright, okay. So ano naman po mga batas na pinapatupad niyo po dito ka para manatili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan? Yun, ang batas po namin, natural lang po ang batas, meron po kaming curfew. Mm-hmm. Curfew hour po namin is 10 p.m. sa mga kabataan na mas may edad na 17 anos pa baba. Mm-hmm. Ito po ay aming hindi naman namin ninunguli, kundi bagkos aming pinauwi at pinapaalalahanan na sila ay talagang dapat na nasa kanilang pamamahina sa ganung oras. At kung hindi man sila tatalima, at kapag sila po ay nahuli ulit namin, ang mga magulang nila ang aming ipapatawag para sa proper disposal ng kanilang mga anak, at hindi namin sila pauuwiin hanggat hindi nila nakakamit yung tunay na paliwanag tungkol doon sa ipinatutupad namin batas ng curfew. Alright, okay. So dito naman po tayo, Kap, regarding sa environment, sa kalinisan naman po. Ayun po, pinagmamalaki ko po na kahit po kayo ay umikot, ang Barangay San Isidro po ay isa pong malinis na barangay. Hindi ko po ito ipinagmamalaki, pero ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng kumikilos, lalong-lalo na po ang pamayanan, ang mamamayan ng buong San Isidro na gumaganap doon sa tungkulin na iniaatas ng batas ng 9003 na sila po ay tumutugon at tumutupad sa tuntunin na yan, sa batas na yan. Dahil nakikita po namin at nakikita ko rin po sa aking mga mata na talaga naman pong hindi po matatawaran ang kanilang mga ibinibigay na pagtangkili sa provisyon ng batas na iniaatang din namin sa kanila galing sa pinakamataas na antas ng gobyerno, ang DILG. Alright, okay. Kapay, tanong ko lang po, regarding sa ilang buwan ating pagsiservisyo bilang punong barangay, so ano na po ba ang ating mga agenda o naging accomplishment na po dito sa ating nasasakupan? Ayun po. Ang batas po or accomplishment na pinatutupad namin ngayon ay talaga naman pong naaayon para sa kabutihan ng mamamayan. Opo. Alam naman po natin
na hindi naman po lahat ay nakukuha sa biglaan. Mm-mm. Unti-unti lang po ang aming pagkilos para po hindi kami mamuhalan. Mm-mm. Sabi nga natin, ang pondo po kasi ng barangay ay limitado lamang, kaya kami po ay kumikilos lamang nang naaayon sa aming pondo. Pero hindi po kami tumitigil, tandaan niyo po, hindi po titigil ang Barangay San Isidro, lalong-lalo na po ang inyong lingkod, para maibigay po ang tunay na serbisyo na kinakailangan ng pamayanan. Wow, okay. Pero kung para sa inyo, Cap, ano po ang karagdagan niya pong priority para po sa pag-unlad palalo ng Barangay San Isidro? Yun po. Ang priority po namin ngayon is livelihood program. Wow. Yun po ay para mapataas ang antas ng kalidad ng pamumuhay opo ng bawat mamamayan, lalong-lalo na po yung mga mayroong talagang, sabi nga natin, potensyal na maiangat ang kanilang sariling buhay. Ako po ay nag-iisip ng pamamaraan katulad po ng mga pagkalap ng pondo para sa kanila, na hindi naman po ako, hindi ko naman po sinasabi na hindi sila dapat, karapat-dapat. Pero akin po, hindi po lahat man ay mabigyan, pero ang lahat po ay sisikapin ng Barangay San Isidro na mabigyan ng kaukulang livelihood project or program para po sa ikabubuti ng kanilang kabuhay. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon ang inyong minamahal na mga kabarangay, Cap, ano po ang inyong mensahe at panawagan para sa kanila? Ang sa akin lang po, isa lang po ang panawagan ng lahat. Lahat naman po ng barangay, ito ang kanilang mithiin, nagampanan ng bawat mamamayan. Sa akin lang po, yun po ay yung pagsunod or pagtugon sa lahat ng mga batas na ipinapataw or ipinababa ng ating lungsod. Tandaan niyo po, kasi po ang pagtupad ay napakahirap, lalong-lalo na po sa aspeto ng pagtitimbang. Timbangin natin ang pamilya at ang obligasyon na ipinapataw sa atin. Tandaan po natin. Pero kapag ako po'y nagsasalita lagi, sinasabi ko sa inyo na ang pagsunod, ang simpleng pagsunod sa patakaran ng barangay ay isa pong malaking kagaanan para sa amin na nagpapatupad ng batas ng ating lungsod. Tandaan po natin, wala pong gaganap niya kung hindi tayo, at ang makikinabang din po niyan ay tayo rin. Ang simple pong pagtatapon ng basura na matagal na po nating ipinababatid sa lahat, dapat po nating gampanan, hindi lang po dito sa aming barangay, sana po sa buong Pilipinas, para po hindi na natin danasin yung mga nangyayaring pagbaha ng dahil sa pagtatapon ng basura na hindi naman dapat natin ginagawa or matagal na sana natin hindi ginagawa. Kasi po yan po ang talagang susi ng kalamidad. Hindi matawarang kalamidad na nagaganap ngayon sa kabuuan ng ating bayan or kabuuan ng Pilipinas. Okay. Kung nanonood din po ngayon ka pang inyong mga barangay worker, ano po ang inyong mensahe sa inyong masisipag ng mga barangay worker, at isama na po natin dito ang ating mga kagawad? Sa akin naman po, sa inyo pong, para po sa inyong kaalaman, ang inyo pong lingkod ay hindi po nagkukulang. Sa akin po, hindi po ako magiging hadlang para maipatupad nila ang kanilang ang trabaho, kanilang sinumpaan. Tandaan po natin, ang lahat po ng trabaho na iginawad ng barangay sa kanila, alam po natin na ito po ay may kakulangan na bayad sa kanila. Pero ako po ay nagpapasalamat at sumasaludo po sa kanilang mga gawain na talaga naman pong ipinapakita po nila ang lahat ng kanilang makakaya, lahat ng kanilang magagawa para sa ikabubuti ng pamayanan. At ito po ay hindi naman po namin, sabi nga eh, hindi po namin ito pinagpipilitan kung hindi ito po ay amin sinumpaan. Lalo-lalo na po, sampu ang aking mga kagawad na talaga naman pong nakikita ko na nagtatrabaho sila. Bagamat meron pong mga pagkukulang, umasa po kayo na sa mga darating pang panahon, yun po ay aming gagawa ng paraan para maiayos namin at maibigay namin yung talagang angkop na trabaho o sabihin na natin paglilingkod para po sa mamamayan ng San Isidro.
Wow, okay. Yan po ang pinakamagandang mesahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay San Isidro. Naayon po kay Kap, tunay na paglilingkod, pagsiservisyo, pagmamalasakit, pagtulong ang handog para sa Barangay San Isidro. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kap, in your family. God bless us all. God bless din po. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo.